Kapag lumabas ang free, malaya ang kupunan na piliin ang kanilang manlalaro. Ganun ba? Pangalawang laban, si Vincent laban kay Kuro Momotaro! Maganda ang nangyayari dito. Onjay, sigurado ka bang hindi niya magagamit ang itim na kapangyarihan? 100% sigurado. Kahit na gustuin niya, hindi maaari. Nung huli niyang ginamit ang itim na kapangyarihan. Ang itim na kapangyarihan, hindi niya dapat ginagamit ang kapangyarihan niya sa isang tao. Delikado. Hindi pa ako biyasa dito. Pero kapag nagtagal, masasanay din ako sa paraang ito at makikita niyo ang tunay kong kapangyarihan. Etong sa'yo! Kapangyarihan! Itim! Taglay pa rin ni Vincent ang mga sugat na natamo niya nung huli niya itong gamitin. Siguradong mas mahina na siya ngayon kaysa nung bago niya gamitin ang itim na kapangyarihan. Ganun ba? Ganun nga. Hindi pa sasanay sa kapangyarihan yun. At limitado ang kanyang kakayahan para lumaban sa pagkakataong ito laban sa iyo. Ano pang hinihintay mo? Tayo na! Siguradong hindi magagamit ni Vincent ang itim na kapangyarihan. Maaaring pwede ang ibang kapangyarihan. Pero ang isang yun ay hindi pwede. At saka, kaya mo rin naman siyang talunin, hindi ba Kuro? Sa sandaling ang katawan mo ay kumilos sa kanyang spiritual na enerhiya at mahawakan mo ang kanyang mga paraan, siguradong panalo ka na, kaya hindi ka na dapat kabahan. Lalabanan ko siya na madali para na lang siyang bata na walang magagawa sa akin. Mga manlalaro, sa gitna! Hindi dahil sa tinalo mo si Makintaro ay sigurado ka na. Dahil hindi naman siya talaga karapat-dapat sa aming kupunan. Let me get him off your sword. Ano ka ba? Kakampi niyo siya! Vincent, tandaan mo, ibang-iba ako sa kanya. Magandang espada. Kung gusto mo, ipapayaran ko ito sa'yo. Pero ang kabayaran ay ang buhay mo. Ganun ba? Salamat na lang. Anong ginagawa niya? Oh yeah, that said it hurts so good. Oh yeah baby, now we're talking. Nasa matinog ba talaga ang pag-iisip niya? Ano ba problema niyan? Baka nasisiraan na siya. Hiniwa niya ng espada ang kanyang braso! Dahil dito, alam na ng katawan ko ang kakayahan ng espadang to! Ungatongi Black Item Dumpling! Ungatongi Black Item Dumpling? Ano yun? Ano na naman kaya yun? Para sa anumang pinsala na maaaring matamo ko! Ibig sabihin, lahat sila ay halimaw na may kanya-kanyang masasamang kapangyarihan. Ginawa niya panangga ang kanyang katawan! Iba ang kapangyarihan niya kaysa kay Makintaro! Mas malakas siya! Bueno, ibinabalik ko ng espada mo. Baliwala na to sa akin. Sa'yo na to!
Maganda ito. Simulan na! Masisiyahan ako dito. Nagawa niya ulit! Ano? Nabali niya ang espada! Nabali? Mabagal ka! Vincent! Vincent! Alam mo ba kung bakit kailangang hiwain ko ang aking kamay? Ang katawan ko ay kumikilos sa anumang pinsalang natatamo nito mula sa aking kalaban. At ito ang tanging dahilan kung bakit hindi na ako tinatablan pa! Kind of like a flu shot. Kaninang hiniwa ko ang kamay ko para ang katawan ko ay hindi natablan pa ng espada mo. Anong sabi niya? Ang katawan ko ay may kakayahan na labanan ang pagsugod ng kalaban at nagbibigay ng buhay sa akin. Kung ganun, wala na bang pag-asa para manalo si Vincent? Sigurado na ang ating panalo. Vincent! Tapusin mo na yan! Tapusin mo na yung taksin! Tapusin mo na siya! Sige! Tapusin! O ano? Bakit hindi mo gamitin ang itim na kapangyarihan? Ano? Nung oras na hindi ako tinatabla ng mga sugod mo, dumating na rin ang iyong katapusan! Gagamitin ko nito. Determinado siyang gamitin ang itim na kapangyarihan para sa kanyang pagbawi kahit na siya ay may pinsala na! Gamitin mo na ang itim na kapangyarihan! Matutuwa akong gawin yun kung yun ang gusto mo. Gagawin niya! Gagamitin niya ang itim na kapangyarihan! Sigurado magiging abo na lang ang kalaban niya! Hindi. Hindi niya pwedeng gamitin yon. Ano? Ibang gagamitin paraan niya ni Vincent. Delikadong paraan na hindi niya pa nakasanayan. Delikado para sa kanya. Maaring mapahamak siya. At baka tuluyang mawala siya. Tama ang sinabi mo. Noong unang beses na siya ay nasa kondisyon, hindi niya nakayanan ng sobrang lakas. Kaya muntik na siyang mawalan ng kanang kamay. Pero ngayon, baka mas grabe pang mangyari. Ha? Ang kakayahan ni Vincent ay nasa pagitan ng 6 hanggang 7 grado lang. 6 na grado lang? Ibig sabihin, ang ganong kapangyarihan ay 6 na grado lang para sa kanya. Kung susubukan niyang tawagin ang mga espiritu at hindi niya ito makayanan, kakainin lang siya ng mga espiritu. Tama ka.
sa baba ng kanyang spiritual na enerhiya, imposible makayanan niya ang mga itim na espiritu. Halika, Vincent! Itim na! Kapangyarihan! Iba ang pamamaraan na yon! Alam ko, para sa mga tao lang yon. Tom! Itinira na rin ni Vincent ang itim na kapangyarihan sa kanyang kalaban! Hindi ko na kinailangan ng mga itim na espiritu dahil ang paraan na ginamit ko ay sapat na para sa'yo. Hindi na rin ako tinatabla ng paraan na to! Ano? Hindi pa rin siya nagtatalo? Kahit anong gawin ni Vincent para sumugod, nakakaligtas siya at lalong lumalakas ang kanyang kapangyarihan! Baliwala na ang kapangyarihan mo sa akin, Vincent. Pangalawang panangga. Ito ang panangga para hindi tablan. Panangga para hindi tablan? Yan ba ang sinabi niya? Nagpalit-ulit siya at gagamit siya ngayon ng ibang panangga. Lumaki ang itsura niya at nakakatakot siya lalo. Anong klaseng halimaw yan? Mukhang mas malakas siya kesa nung dati. Hindi. May pag-asa pa kaya si Vincent sa huling pagkakataon? Hindi. Ito pa! Gusto mo ko mahilo, ha? Huli ka! Tikman mo ang kapangyarihan ko! Humanda ka! Ano? Lalo na sa lumakas. Ang iyong bilis at pamamaraan, nasa akin na silang lahat, kaya wala ka na magagawa pa! Masyado na siya malakas. Mas mabilis pa siya kay Vincent. Ano kayang meron siya? Hindi makatama si Vincent sa kanyang kalaban! Walang magawa si Vincent! Tapos na kaya ang laban na ito? Panalo na tayo dahil hindi na siya tinatabla ng espada at iba pang paraan ni Vincent.
meron siyang tatlong black item dumpling. At hindi na niya kailangan gamitin ang lahat. Ang dalawa ay sapat na para tapusin niya ang kalaban. Sapat na ang dalawang kapangyarihang yon. Ibig mong sabihin, ganong kalakas si Vincent? Kaya dalawang kailangan niyang gamitin? Kaya niyang tapusin si Vincent ng unti-unti sa pamamagitan ng dalawang kapangyarihan niyang yon. Pero hindi tayo dapat magwalang bahala. Kailangan siguraduhin ang ating panalo. Mahirap na magkamali. Alam kong masama ang loob mo dahil hindi mo magamit ang iyong paraan. Pasensya ka na, pero hindi ako magiging mabait sa'yo. Gagawin ko ang dapat kong gawin. Dadaling kita sa iyong katapusan, Vincent! Tapos mo na! Ang aking pangatlong panangga, ang pinakamahusay sa lahat. Nasa akin ang sistema mo ngayon at ang lahat ng iyong pamamaraan. At ngayon, sa talas ng ngipin at kuko na to, dudurugin kong iyong katawan. Yeah! Nakatakas ka sa akin ngayon. Pero paano ngayon sa susunod na sugod ko? Paano na yan? Wala na siyang pupuntahan. Baka katapusan na niya to. Huh? Alam ko na yan. Ano ngayon? Aayaw ka na ba? Hindi ko maisip na magagamit ko ang paraan na ito. Gusto mong isipin na may paraan ka pa. Huwag ka na magbiro dahil hindi na ako maniniwala sa'yo. Nasa akin na lahat ang paraan mo, kaya tapos ka na! Hindi. Ito ang pinakagrabing paraan. Hindi ito kilala at delikado para sa'kin. Paraan na hindi siya sang-ayon? Ano kaya yun, Dennis? Ano yun? Ano kaya ang paraan na yun? Yan ang mga huli mong salita sa daigdig na to. Mga salitang walang kabuluhan, Vincent. Tapos ka na! Yeah! Ano? Imposible yun! Paano niyang... Ito ang Black Fire Sword! Iba, ang galing! Espada na apoy. Pero hindi ordinaryong apoy yun. Yun ang pinaghalong spiritual na lakas at apoy. Sa talas ng espada na apoy ay nahiwa niya ang panangga at nasira ang katawan ng kalaban. Tapos na siya, bago pa man siya nakalapit kay Vincent. Kahanga-hangang bilis at kilos. Parang katulad ng spiritual espada ko. Yun nga lang, iba lang ang antas ng lakas ng paghiwa nun. Huh? Ano ba, Vincent? Huh? Di ba sabi mo dati, mahina at hindi magaling ang espada ko? Talaga naman mahina yun. Lagot ka talaga! Dahil natalo na si Kura Momotaro, idiniklara na ngayon na panalo na si Vincent! Dapat mawala na yan si Vincent! Talo! Tignan na matalo! Pares mo talaga ang laban na yan? Isang malaking panalo para kay Vincent ang pagkatalo ng kanyang kalaban! Ayos ng lahat.
Masama ang tama niya.